tonight pala, tonight. Magre-repaint tayo ng 16-valve emblem natin. Ito po yung ating 2-slot grill, 2-slots grill. At dyan po siya nakalagay dati. So, ang stock niya now na kulay is black. Tapos itong nasa gitna, itong mga letter is chrome. Parang salamin. So, iingatan natin huwag mapinturahan yung pinaka-letters niya, mga numbers. Kasi maganda yung pagka-chrome niya. So, tinakpan ko ng masking tape. Yan. Pipinturahan natin ng wrinkle plus na kulay pula katulad nung pinintura natin sa engine bay natin. So ayan, tapos na nating lagyan ng masking tape. Pipinturahan na natin tong ating 16-valve emblem. Okay? So sana ba yung stand ko. Habang pipinturahan ko, bibidyohan natin para makita nyo. Okay? Madali lang naman magpintura. Ang mahirap lang dito, yan o, yung mabusisi na pagtatakip dito para hindi mapinturahan. Ano? So, kailangan maganda kuha nyo yung yung letter. Yan, okay, ganit, okay na yung ganito. Kahit di masyado maganda, okay na ito. 16-valve emblem. So, tara, pinturahan na natin. Ayan, so okay. Pinturahan na natin. Make sure nyo lang na nakadikit yung mga gilid para hindi pumasok yung pintura. So kailangan nyo baka talaga idiin nandito magbas ang pintura, okay? So, simulan na natin. So, tapos na. Okay na yan. First coat. Maganda na yan. Kitang-kita na yan. So, antayin na natin siya matayo. Tapos, mag-ano siya. Tawag ito. Mag-wrinkle na siya. Nagustuhan ko yung finish ng Wrinkle Plus kasi matte siya. Tapos, syempre, wrinkle. Nag-matte siya dahil nga nag-wrinkle siya. Glossy siya now. Tapos, pagka natuyo siya, nagiging wrinkle. Kaya nagmamatte yung finish niya. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya, no? Tapos bukas, pagkatuyo, tanggalin na natin yung masking tape, no? Tapos, kakabit na natin dun sa 2-slots grill natin. Okay? So, para mapicture na natin yung charade natin at makahabol tayo sa post ni Pops Romnick. Kasi, hindi ko maihabol. Para maiba naman yung itsura ng emblem. So repaint. Okay? So, bukas, continue natin yung video. Pagkatanggal natin ng masking tape, kakabit natin yung emblem. Tapos, titingnan natin kung ano kalalabasan, kung ano ba. Kasi, mas gusto kong kitang-kita yung emblem. Okay? So, continue tayo bukas. Ayan. Okay guys, tuloy tayo ngayon sa ating pagpipintura. Yan. So, syempre, tatanggalin na natin tong masking tape nito. Ingat lang sa pagtanggal kasi baka sumama yung pintura.
kitang kita agad yung iyo. Yun no. Lilinisin na lang natin mamaya yung mga sumobra. Madali lang na maglinis niyan. Nice. Guys, as you can see, kitang kita ang 16 valve na letter at a number. Ayan. So, may sumobra. Ito, at saka ito. Konti lang naman, pero kayang kunin ng made nating knife. Ito, gawa ko lang din to. So, punasan lang natin. So, okay na siya. Yan. Okay na. Magkakabit na natin. Isa, hindi ganun kalaki yung washer. Maglalagay tayo ng washer para hindi manakaw. Kasi sinusungkit to eh. Ninanakaw to. Dali lang masungkit sa doblehin natin yung ano, yung screw. Tapos lagyan natin nuts para hindi madali manakaw. Ayan. So, as you can see guys, kita na. At maganda tingnan. So, kapit na rin natin ano. Kapit natin. Okay guys, so as you can see, umuulan. Pakita ko lang yung gamit ko ngayon. Ayan. Ito yung dati kong 3-slot grill na typical. Tapos sinira ko lang, ginawa kong 1-slot ko, no? Ayan, so papalitan natin siya. Kasi nagbibitak na yung pintura niya sa sobrang init ng panahon. So papalitan muna natin siya para i-repaint na naman natin. Palit natin yung 2-slot natin. Tapos yung video natin doon lang sa loob ng bahay. At umuulan. Okay? Ayan. So guys, magpapayong tayo dahil nga umuulan. Ayan, nakikita nyo. So naikabit na natin. Ayan ang 16-valve natin. Ang ganda niya tingnan kahit na ayan, sabak agad sa ulan. Pagkapintura, sabak agad sa ulan. Ayan, so guys, ang ganda niya tingnan, promise. So, pipicturean ko na. Ito na yung finished product natin. Pipicturean ko na para maggawin ko ng profile picture. Okay? So, salamat.